What's up guys? Magandang araw sa inyo ngayong araw. Meron na naman pinadala si Rock. Ang Rock, Sinag Mechanical Keyboard, pasok! At ito siya guys, ang ating mechanical keyboard na Rock. Siyempre, bagong labas. Siyempre, wala tayong ibang gagawin kundi i-unbox. Pero bago yan, pakita muna natin kung ano yung nasa labas ng box guys. Game! Sa labas ng box, may kita nyo ang kanyang logo, Sinag 98. By the way, parang version to na to kasi yung pinakaunang Sinag is TKL version. At yun ay Cherry MX Blue Switch. Sayang lang wala akong sample dito sa aking studio or sa aming studio kasi hindi ko alam kung nasa na yung sample. Text na lang guys, no? Dating ka ba, basahin muna natin yung mga nasa labas ng box para magkaroon kayo ng idea kung ano ba yung mga nasa labas ng box. Unang-una, makita nyo yung kanyang logo ng 2.4 GHz. Bluetooth. Yan, screw-in stabilizer. South-facing RGB. And gasket mount na rin. Kagaya ng ating rakhanan, ito ay gasket mount na rin. Sabi ko nga sa inyo, nung last video natin, ay ang hanan ng pinakaunang gasket mounted ni Rock. Sa likod naman, may kita natin yung kanyang specs, pero unahin muna natin yung mga gilid. Yan. Rock logo, Sinag 98. Same lang sa kabilang side. Okay? Sa likod, ito makita nyo yung specs. Basahin ko na lang sa inyo guys, ha? Kasi itong video na to is talagang unboxing lang. Hindi siya talagang gaming review or something ng ating keyboard. Okay? Para lang magkaroon kayo ng idea. Sa model name, Rock Sinag 98, weight is 850 grams. Unbuilt, ibig sabihin wala pa siyang kasamang switches. Then, connection type, meron siyang Bluetooth, wired, at syempre, 2.4 GHz. Nagkasama siyang dongle, no? Connectivity, Windows XP, Vista 7, 8, 10, 11, or Mac OS. Unfortunately, hindi pa namin natitest sa Mac OS ito. Siguro sa iba, baka natestin nyo na. So, kayo na bahala. Gasket mount, south-facing RGB, gateron sockets, aluminum, silicone, RGB, ABS and polycarbonate, batteries 5,000 mAh, mas malaki siya kumpara sa Rock Hanan na 3,000 mAh. Ayun yung huling naalala ko, okay? Software, meron siyang software available sa ating rock.ph. Cable, may kasama siyang 1.5 meters na cable. At unbox na natin. Game! Maganda itong ano guys eh, box ni Rock. Iba na sa mga dating boxes. Dito makikita natin yung mga kasama sa loob. Ang una nyo makikita yung ating Rock na keyboard na Sinag 98. May mga foam dito. Siyempre yung kanyang logo guys. A logo, yung manual pala I mean. Cable. Pickup and switch puller. So wala nang ibang kasama. I-gild na lang muna natin siya. Ito sa gilid. At meron din siyang kasama guys. Kung bibili kayo ng ating Rock Sinag, meron siyang limited edition na kasama na polycarbonate. Mamaya papakita ko sa inyo yung sample kapag nakabuild na. Ito alam ko parang sa first 100 buyers lang yung meron na ito. Yung polycarbonate na ano, na case. Polycarbonate or ABS plastic, hindi ko ma-recall eh. Pero alam ko ano, ABS siya. Gilid muna natin. So ito makikita natin yung ating keyboard. Napakaganda. Naka-on ba to? So yung dongle guys, ito ang makikita nyo naman. Ito. Yung dongle. Andiyan sa ilalim. So maganda naman yung pagkakalagay niya. So ang ganda ng keyboard na to, no? Sa ilalim, wala naman. So yung kanyang... Ito yung switch nyo kung sakaling mag-ano kayo, mag-bluetooth, mag-wired, or mag-2.4 GHz. Mamaya papakita ko sa inyo guys, yung buo na. Meron akong sample dito sa akin. May battery ba to? Ah, may battery nga. Stig. So, kanyang cable. Yung kanyang kasamang limited edition na ano? Nakalagay rito. Ah, magnetic pala to. Stig. So, ito yung mga kasama, guys. Yan. Sample ako dito. Kukunin ko lang sa akin likuran kasi naka-setup. Eto, yung sample nating ng Sinag na kapag nakabuo na siya. Again, wala siyang kasamang switch kagaya ng sabi ko sa inyo. Ang kinaganda ngayon sa mga build ni Rock is binigyan na tayo ng freedom para makapamili ng switch na naaayon sa ating preference, okay? Kasi madalas yung ibang keyboard ni Rock is kasama na yung switch. So, bibili pa kayo. Ngayon, kayo na yung bahala kung anong gusto yung switch yung ilagay. By the way, itong Rock Sinag ko is modded. So, mababasin nyo, wala siyang
volume knob. So wag niyo pong gagayahin to kasi nakaka-void po ng warranty itong ginawa namin na to. So ginawa lang namin to just to show na pwede siyang i-mod yung knob kasi may iba ayaw nang may knob eh. So ito pinakita lang din namin. Okay? Diba? Napaangas. Ang price ng ating keyboard is $3,295. Again, wala pang kasamang switch and keycaps. Nasa inyo pa kung gusto nyo bumili or kung ano yung preference nyo. Available nga pala yung ating keyboard sa ating Lazada, Shopee, website at sa lahat ng Easy PC Retail Store. Ang warranty, Easy Fix. Ibig sabihin, pag nagkaroon ng problema within 1 year, papalitan niya ni Easy Fix. Kaya kung may problema ka, Easy Fix mo na yan. Nagkamali pa ako. Anyway, so yun lang. Maraming salamat sa mga nanonood. Kung meron kayong gustong ipa-unbox or meron kayong gustong pag-usapan, please comment down below para sa susunod nating video. Yun lang. Maraming salamat. Thank you!